guys, kamusta na po kayong lahat? Sana po ay okay na ang mga pakiramdam nyo, yung mga tao na nagsasuffer sa MVP syndrome. Sana ay unti-unti na overcome yung mga anxiety nyo, yung mga symptoms na nararamdaman nyo, iba yung mga symptoms, may mga bagong symptoms. I hope na naiintindihan nyo na kung bakit kayo nagkakaroon ng mga symptoms na yun. At sa mga nag-click ng video na ito, alam ko na may problema ka, marami kang mga tanong about MVP, kaka-diagnose mo lang. Masaya ako na nandito ka at I hope na may matutunan ka sa video ko ngayon. Siya nga pala, ito yung pangalawang video na in-upload ko. Yung pinakauna po is yung story po kung bakit ako nakaroon ng mitral valve prolapse and mild mitral valve regurgitation. Mild mitral valve prolapse and mild mitral valve regurgitation. So ito na po yung continuation ng video na yun. Doon sa last video ko po, sinabi ko na mag-i-exercise ako with mitral valve prolapse. Oobserbahan ko kung ano yung mga nararamdaman ko, kung ano yung mga mangyayari sa akin pag may exercise ako. So, ayun. Siya nga pala, napasensya na kung ngayon lang ako nakagawa ulit ng video kasi busy sa life, busy sa trabaho. I think last ako nakapag-upload is mga 3 months ago. Actually, nag-exercise ako after nung gumawa ako nun. Pagkatapos ng araw, nag-exercise ako, nag-jog ako, pero nga lang, inulan ako, so hindi natuloy. So, ito, panoorin nyo. Alright, hi guys! I'm out for jogging today kasi sabi nga ng doktor at sa mga nababasa ko sa internet na if you have this condition, it's nice to or it's important na mag-exercise. So, naisip ko mag-jogging. Para lang din to test kung ano yung mga pwede kong maramdaman pag mag-jog ako, kung hihingalin ba ako or kung ano yung mga symptoms na mararamdaman ko, just to find out. So maganda na rin na may activity ka like walking, jogging, or siguro umakyat sa hagdan, mga ganun. Kasi nga pala nandito ako sa SM Uptown Cagayan de Oro. Kung ma-recall ko 2 months ago, parang 2 beses lang ata ako nakapag-jog or 3 beses ako nakapag-jog every Sunday sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang buwan. And ngayon lang ulit kasi naisipan ko na kailangan talaga mag-exercise. According sa mga nababasa natin sa internet at saka sabi ng doktor, kailangan talaga mag-exercise para yung capacity ng heart mo mag-improve yung capacity, to improve your capacity, your heart capacity, ganoon. At saka ngayon it's Sunday, so hindi masyadong matao if you look around. So guys, sa mga mayroong mild mitral valve prolapse at mild mitral valve regurgitation na tulad ko, susubukan ko mag-jog ngayon at sasabihin ko sa inyo kung hihingalin ba, kung gano'n ka sobra yung hingal or yung hanggang saan yung kaya nating abutin pag mag-jog tayo. So i-update ko kayo mamaya. Guys, so ayun, inulan ako. So susunod lang ako ulit pag-jog. So susunod na weekend. Ano yan ngayon? Bad timing, ayan o, isang basa ako. So actually after nun, nakapag-jog ako pero unfortunately hindi na ako nakakuha ng video kasi nakalimutan ko magdala ng phone. At alam nyo, nung nag-jog ako, yung ginawa ko, hindi po full jog. Bali, nag-jog ako, tapos pag medyo hingal, lakad na naman, tapos jog, lakad. Mga 1 hour ata, mga 40 minutes or 1 hour. Alam nyo yung nararamdaman ko ng time na yun? Parang medyo ano lang, parang normal lang. Yung dati kasi nag-jog ako, ganun, nung nag-jog ako ulit with, nung nalaman ko na may MVP ako, ganun pa rin yung nararamdaman ko. Usual na nararamdaman ko pag nag-jog ako. Siyempre, hingal, bumibilis yung timbok ng puso, pero bumabalik din naman sa normal na rhythm. Wala naman, hindi naman ako nahihilo. Wala akong nararamdaman hilo, sakit, na parang naninikip sa dibdib. Hindi naman naninikip. Pero, note po, hindi po tayo lahat pare-pareho na nararamdaman. Maybe in my case, hindi naninikip yung dibdib ko, hindi sumasakit, hindi ako humihingal pag nag-jog. Pero, kadalasan, sa mga nababasa ko, yung iba, kahit hindi sila nagja-jog, naninikip kasi yung mga dibdib nila. Sometimes, kinakapos pa sa hininga. At marami pang iba. So, sa
tayo po lahat, iba-iba po, hindi po pare-pareho yung nararamdaman natin. Siguro may similarities, iba pa, may iba na pareho, konti doon pareho, pero hindi po lahat pareha na nararamdaman. So in my case, yun po, wala akong naramdaman. Pero hindi na po naulit yun, once lang kasi yun, after nung hindi na ako nagkaroon ng time kasi busy na rin sa trabaho. So hindi ko alam, plano ko pa ulit mag-jog. So ngayon araw na ito po, may sasabihin ako sa inyo na ano yung mga dapat i-avoid with mitral valve prolapse, yung mga exercises na i-avoid with mitral valve, prolapse. Kasi sabi ng iba, di ba, kadalasan na naririnig natin na mag-exercise ka, dalang ehersisyo ay maganda sa puso. Ayun. Pero, hindi, pero meron pong mga exercise na dapat po i-avoid pag meron kang mild mitral, meron pong mga ehersisyo na dapat i-avoid pag meron kang mitral valve prolapse. Ayan, so gusto ko pong, bago muna ang lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po ako doktor. Yung mga sasabihin ko po ngayon ay space lang sa mga alam ko po, ano yung mga nalaman ko po about mitral valve prolapse. So, diba po, ayun, sabi nila na mag-exercise, ang exercise ang napakaganda sa puso. Pero sa ating mga merong mitral valve prolapse, dapat marami pala tayong mga dapat iwasan na nakakapagpapalala sa prolapse ng puso po natin. Especially sa exercise. Alright, so ano ba yung mga worst exercises na dapat i-avoid kapag may MVP ka? So yun yung mga high intensity exercises na nakapagpapataas ng dugo po natin, blood pressure, nakakapagpataas ng blood pressure. At nakakapag-elevate ng heart rate, yung nakakapagpa-elevate, yung nakakapagpabilis ng heart rate po natin. So yun po yung mga dapat natin i-avoid. So in other words, yung mga cardio exercises po na that are extremely intense, yun po yung dapat nating iwasan pag meron tayong mitral valve prolapse. So ano yung mga exercises na dapat i-avoid? Ang number one po is ang burpees. So alam niyo ba kung ano ang burpees? Yung burpees kasi yung main issue doon is that it is incredibly high intensity of the exercise. So kung nagpe-perform ka niyan, it increases the heart rate, no? At saka so kung tataas yung heart rate mo, bibilis yung tibok ng puso mo, mas lalong na nag-work hard, yun nga, nag-work hard yung heart mo, at yun, magkakaroon, mas lalong magkaka-strain yung heart mo. Kasi, di ba, pag nag-perform ka ng burpees, it involves doing squats, jumps, and tsaka push-ups repeatedly. So, ayun, magkaka-increase talaga yung heart rate mo pag ganoon. So, number two po is yung jumping rope or skipping rope. Tulad ng burpees, nag-work po most of the muscles natin kapag nagja-jumping rope tayo. At it delivers physical intensity po that is unsafe sa mga taong mayroong mitral valve prolapse. Lalo sa mga taong mayroong bicuspid valve or mayroong leaky heart valve. So, pwedeng maging napaka-intense nito at it will get the heart pumping dangerously at in a very dangerous level. So, the longer po ng duration ng exercise nyo with jumping rope, mas nagkakaroon po ng risk na lumala po yung mga symptoms at saka yung prolapse ng heart. So, iwasan po natin na mapagod yung heart natin. So, dapat po i-avoid natin pala yung jumping rope. So, yung mga tao po na interested sa pag-minimize ng frequency and intensity ng mitral valve prolapse symptoms nila, tulad ng palpitation, skip heartbeats, dapat hindi po kayo mag-engage sa mga ganitong exercise kasi mas lalala po yung palpitation at saka skip heartbeats niyo po. Is running. So para sa mga taong meron pong mitral valve prolapse, maganda po ang pag jogging kasi po nakakapagbaba po ito ng blood pressure at saka nakakapag-stabilize po ng blood sugar at saka nakakapag-strengthen po sa heart. Pero nga lang po, dapat may minimum time po yun. So a light 20 minutes po is yun na po yung napakaganda po para sa mga taong merong MVP. So pag nagja-jog po kayo, 20 minutes lang, huwag nyo pong habayin kasi pag continuous po yung jogging nyo, mga 40 to 1 hour, baka po ma-stress po yung heart nyo at baka mas lalong lalala po yung mga symptoms po yung pag-prolapse po ng heart po natin. So ayun, hindi ko yun alam. Nung nalaman ko na mali pala yung ginawa po dati nang nag-jog ako after po nung first video ko, nag-jog po ako ng mga almost 1 hour. Mali pala yun, mali pala na pagudin po natin yung puso natin pag meron tayong MVP. So light lang po yung exercise natin. Dapat hindi po ma-stress out yung puso po natin. At ang panglima po is yung weight training. So lahat po ng mga exercise na
involves po na pagbubuhat ng mga mabibigat. Kahit hindi exercise, kahit na sa trabaho niyo po, pag nagbubuhat po kayo napakabigat, hindi po maganda sa mga tao na mayroong NDP ang pagbubuhat ng napakabigat, mga mabibigat na bagay po. So, kung meron kayong trabaho na ano, it involves lifting ng mga mabibigat na bagay, so maganda po siguro na dapat iwasan niyo na po yun. Yung mga may trabaho sa bahay, dapat po iwasan niyo po yung pagbibigat at pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Kasi sabi din ng doktor ko, nung tanong ako, iwasan ko daw yung magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kasi naaano po yung heart natin doon, mas lalala po yung prolapse. So yun po yung dapat natin iwasan para hindi po tayo magkaroon ng regurgitation, moderate or severe na regurgitation. Kasi doon po magkakaroon ng mas maraming symptoms at magkakaroon ng risk po, mga complications po. So, meron po mga ibang bagay na dapat iwasan pag meron kang mitral prolapse. So, isa din yung sports po natin. Okay? So, tulad ng soccer, basketball, lahat po ng sports na tumatagal, lahat naman siguro ng sports, mayroong mga mataas na duration. So, yun po, mas lalong ma-stress out po yung heart natin noon, mas lalong magkakahingal po tayo, mas lalong hihingalin po tayo, at saka, yun, talagang mapapagod yung heart natin, mag-work hard po siya para para masuportahan ng blood yung mga muscles at saka organ natin sa katawan. Kaya nag-stress siya. So, yun po. Yun po yung mga bagay na dapat nating iwasan. At sana nakatulong po ang video na ito sa inyo. At mahirap pala talaga itong kondisyon natin. Kasi ang dami-daming dapat nating pagtuunan ng pansin. At saka ang dami-daming mga bagay na dapat doble yung pag-iingat natin para hindi tayo mapahamak. Tulad sa pagkain, ito sa mga ginagawa natin sa buhay, sa exercise, sa sports. So, ayun po. Gagawa pa po ako ng isa pang video. So, sa paggawa ko ng video, sana ay makatulong po ako sa mga tao na lumalaban po. Na mayroong mga... na mayroong NDP at regurgitation. At saka yun po, uulitin ko lang po, hindi po tayo lahat pare-pareho ng mga nararamdaman, pare-pareho ng mga symptoms. In my case po, hindi po ako napaka-symptomatic. May nararamdaman lang akong kaunting chest pain, panghihilo, ano pa ba. Hindi po ako nagkakaroon ng shortness of breath po. Yung hihiga, tapos kakapos ng hininga, hindi po, wala pa akong mga ganun. So it varies po talaga from person to person po. Siguro hanggang dito na lang ako ngayon. Sana po ay nakatulong itong video sa inyo, nakapagdagdag ng mga kaalaman nyo para sa pag-iingat sa sarili nyo. At sa susunod na video ko po, makita-kita po kayo doon. Ikaw siya nga pala, dito ko ngayon sa office. Hindi naman ako masyado busy ngayon, kaya nakagawa ko ng video. Okay? So maraming salamat po. Makita-kita po tayo sa susunod ko na video. At saka huwag nyo rin po kalimutan na i-share po ang video na ito para din po makatulong na rin po sa iba po. Iba pong tao na mga lumalaban din sa karamdaman po na ito. Kumbaga sila yung mga MVP warriors. So, maraming salamat po.